Good morning. Ay, tanghalian na pala. Kain tayo. Ulam po. Itlog na pula. Nagyan ng kamatis. At saka tinapa. Tinapa na salinas. Ito yung ating kanin. Morning, kain tayo. Mga lodi. Itlog na pula, nilagyan ng kamatis. Ayan. Magkakamay ako. Ayan. Kain tayo. Nasarap ng ulam. Piniritong tinapa. Nakanong tikam. Ang garas unsin na. Ang gutom ko. Ito lang mag-isa dito kasi wala lang aking asawa. Umayal. Pumunta sa kanyang kaniman. Tatanim siya ng mga gulay. Hindi naman sa kanyang lupa. Nakikita niya lang. Sarap. Sarap naman. Pinapa. Alam mo, tinapa dito, mahal na. Ito, 35. Yung salinas na tinapa, 35. Mga ilang praso yun. Mga pito ang laman. Tapos yung galunggong, 3 braso, 40 pesos. Para makatipid tayo, ito na yung ulam, medyo mura. Yung itlog na pula, 18 pesos. Mura na ngayon ng kamatis. Alam nyo, nung isang gabi, nadapa ako. Yung tuhod ko, masakit pa nga. Pati yung kanang kamay ko, masakit ito. Hindi ko maganyan. Ang sakit. Ang tuhod ko, masakit din.
Ganyan ang napapala ng tao, hindi nagpaalam, umalis. Umalis ng bahay, hindi nagpapaalam. Kasi tulog nga, ayaw ko nga gisingin. Ayun, nadapa si Lola. Mahirap na ang buhay matanda. Kailangan ingat-ingat tayo, mga kaibigan, mga lodi, mga best friend ko dyan. Hindi ako makakilos ito. Masakit. Hanggang ngayon masakit. Nalagyan ko lang ng hot water. Yung hot water, warm water. Para bumalik yung lakas. Ang tuhod ko masakit din. Mahirap magkasakit ngayong panahon. Lalo na kung wala kang pera. Asahan mo lang yung retirement pension mo. Kulang na kulang ang pension sa isang buwan. Walang extrang income. Kailangan pagtipirin mo pa hanggang sa makaabot ng sunod na buwan. Mabuti pa noon yung nagkatrabaho. Kahit pa paano, marami kang mauutangan. Ngayon, wala. Walang magpapautang sa iyo kahit kapitbahay mo, mag-anak mo. Walang magpapautang sa iyo. Kawawa pa lang, senior citizen. Pag wala ng trabaho, walang mapagkuhanan ng pera. Kailangan tipid-tipid muna. Kahit sa pagkain, sa ulam, panggastos sa bahay. Ang kaya lang ng pension mo, yung bayad sa ilaw, tubig. Yung pang-araw-araw na kailangan mo, bibilhin mo na sa isang buwan para mapagkasya yung kita. No, kasi nung nagtatrabaho, maraming mautangan. May SS, may pag-ibig, may co-op. Sa ibang tao, hindi ka makakautang. Kasi ano, parehas din kayong naghihirap. Isang kahig, isang tuka. Ang bahay ko na to, kinuha ko to sa mortgage. Hirap na hirap ako noon magbabayad kasi ang sweldo konti lang. Hindi mo pa nasahod, nautangan mo na. Paano ka mabubuhay? Kailangan mangutang ka. Pasalamat ako na nung mag-retire ako, nabayaran ko ng itong bahay. Nulipaid ko na kasi mahirap pag hindi ko lipaid. Baka marimata yung bahay at lupa. Sayang din yung pinaghirapan mo. Nakuha ko itong bahay dahil sa nangutang ako doon sa kaibigan na kumari ko na bagong dating galing sa abroad.
yun ang pinang down payment ko para makuha ko ito. Kasi ang hirap na mangungupahan ka. Kasi pag gusto ng may-ari na kukunin ang bahay, wala kang magagawa. Kaya nagsikapan kong makuha itong bahay ko. Tawa ng Diyos, ng tapos ng bayaran, at wala nang problema. Problema na lang yung pang-araw-araw na gastos, pang-araw-araw na kailangan natin sa pagkain. Marami akong ekspensyo, kaso kulang ang oras. Kasunod naman, maraming salamat sa panonood at kasunod ng aking kwento. Habang kumakain, kwento tayo. Salamat, salamat sa inyong lahat. God bless you. Thank you for watching. Follow and share. And maraming subscribe.